sa inyong lahat yan, Karine, Attorney Don, kay Mr. Rolly Layo. Thank you ninyo. Good morning. Sino pa rin sa kapila? Ponce, Pangyaw. Good morning. Kay Leia. Morning, mga isang bahay. Ito na ang masayang pundahan ni Kuya. Magandang umaga, Bong Gia. There you are. Thanks. Sino yung guys here? Wala kasing nasusulat, Nix. Ano ba yung kanta na Go? Go? Go, go. Gorlito go. Ayun. Takas go. Yan. Gorlito gan kasi yung pangalan nun. Originally, ang Go ay isang classical music. Green Go. Green and Go. Ano? Lifted from the opera Samson and Delilah. Oh, sige nga po, anong tono? Delilah. Go. Go before you go. Go before you go. Nice lyrics. Run, Samson, run. Go. Paano nga pala nakawala si Rolito? Pinigyan nila nila na kaya siya ngayon ay Gun with the Wind. Nakuha na siya. Oo. Nakuha na. Nakidnap daw siya. Ang sabi niya, nakidnap siya. Tapos nakataka sila nung nurse niya. Na pamangkin ng nurse doon sa, ano, doon sa kidnappers. Dinala sila sa Batangas. Hindi ako naniniwala. Tapos nasa Arabang Mall sila. Kasama na nila yung pamilya niya. Nung sila. Kasi nagbayad sila ng ransom. Nakidnap siya sa loob na. Eh, nakatakas. Nakatakas. Nakatakas ito. Ang kondisyon nito, ito ilang taon na. Si Teta Anyo. Oh, may cancer, may colon cancer. Paano nakatakas ito at paano kinidnap ito at paano nakatakas nga? At siya, paano ka makikidnap dun sa loob ng ano? Sa simbahan daw? Kasi may lenient ka sa kanya dahil nga dun sa condition niya. Pwede na siya lumabas? Hindi, Karen eh. Siya kasi, Carole, siya kasi tatlo yung ano, minimum, medium security. Siya nasa Bukal di YY, minimum nakakadlibot. Ngayon, kagabi nakausap si Swarskop, yung superintendent dun ba, telepono. Sabi niya, wala yan, hindi nakidnap yan. Yung sabi niya. Swarskop yun, sabi niya, Dula. Ibig sabihin, drama. Drama. Chubibo. Chubibo. Kidnap niya. Oo, kidnap niya. Kidnap na rin lang, ayusin mo na. Hindi, siya nagsabi nyo kasi. Hindi, dula. Dula. Hindi, baka umangan yung ano eh. Umangan yung tao. Guro. Dula. Sabi kasi, sinigaw. Kaya ngayon, si Go ay Gun with the Wind. Wala. Nakita na pala. Ang Gun with the Wind. Pero hindi kinidnap yun. May mga music. Eh, no? Gun with the Wind, pelikula yan. Yes. Na 1939. James Dean. Alam ko yung brand ko. Vivian Lee. James Dean. Clark. Wala si James Dean. Wala ba? Clark Gable. At saka si Olivia de Havilland. At yan, tumanggap ng napakaraming Oscar Awards ng 1939. At ang original title niyan ay Tomorrow is Another Day. Yun. Yan ang kahuli-hulihang linyang sinabi ni Scarlett O'Hara. Sa kanyang asyendang ang tawag ay Tara. Tara na. Tara. Pero 1 year na lang pala kare ni si Rolito. Sa July, makakatpa na siya makalaya na. Kaya nga nasa minimum na siya. July 1 year 13. Pero kare na yung mawa naman eh, huwag na natin kayang kalkalin. May cancer na to, dying to eh. Hindi yung kare na eh, nakidnap siya o hindi nakidnap. Nakalabas siya sa Binibid Prison, pero yun yung ganun ba? May pinapayagan naman to eh. Pero dapat alam mo kare na. Bakit pag minimum security ba, pwede siyang lumabas mismo ng Binibid? O doon lang doon sa area? Lenient na sa kanya, pag ibig niyang lumabas talaga. Susunong lumabas siya. Basta bumalik siya. Nakidnap siya. Nakita mo si ano pangalan ng gobernador ng dati? Leviste. Oh, si Leviste. Nagpa-check up lang sa dentiste. Hindi, grabe naman. In and out. Sa Makati. Masakit daw kasi ngipin na kumatay pag hindi raw. Pagkatapos niya magpa-check up, naman siya ng konti. Ganun, tapos na, huli siya. Ano ito si, ano ang otoridad dyan sa kulungan eh. Siyempre. Pero kung totoo nakidnap siya sa kulungan, nangyayap naman nun. Ito, prisoner of love dito palagi eh. Wala din yan. Hindi, si Leviste naman, nag-uopisina araw-araw. Saan? Sa Makati. Kasi may building sila. Ang tawag sa ganun preso, yung out? Living out. Sa Bukan Liwayway sila. Wow. Hindi ba ng freedom din yun? Yun yung kampo, Bukan Liwayway. Ah, yung mga... Parang mga selda-selda. Parang yung binakulungan. Oo. Ngayon, sila,
pwede sa loob lang ng ng NBP. Pero paglalabas, magpapaalam. Lalo na yung dinadala sa mga ospital. So, pero may nasibak, di ba? Ni Rolito Go yung business doon sa loob ng Bilibid. Ano yung business? Alam mo, negosyo niya, negosyo ni Rolito Go bago nakulong, eh, government projects. Kanya nagtataka ako rito. Nagtataka ako bakit murder ang naging kaso. Ano po ba yung ginawa niya? Balik na naman natin. Ano yung ginawa niya? Karen Nero, dapat hindi ka, hindi matalish. Eto, tuloy-tuloy dito. Mag-one. Mag-one. Sinanubong one way. Niya. Okay. Estudyante yung ano, di ba? Nung sinanubong niya, boyfriend. May naka, ano siya? Gitgitan. Altercation. Magka, may kasamang babitski. Chicks. Siyempre, pagka may kasamang bobits, ano ba ba, itong dalawa, kabalyero to eh. Huwag mong mumura-murahin at lalait-laitin mo na kasama yung babae. Yes, mapapahiya. Masyado namang nawawala yung pagka-macho. Pagka-macho. Macho mo. Ginawa niya, sa nagkainitan, kinuha niya rin, binarin. Siguro dinedare pa ng, siguro lang. Wala naman tayo ron eh. Siguro sabi, sinabihan niya muna, Karen eh. Sinabihan niya muna si Eric Maguan. Sabi niya, ano ba ang sumoking ano niya? Wala pa siya mong baril. Bumalik. Hindi, kunento ni Rolito mismo. Bumalik sa kotse niya, kinuha niya yung kanyang baril. Pang! Tapos. Walang... Pinutputan ang pinutputan. Kasi, yun ang sumbong niya. Kasi nakita ko na yun na posible. Bakit murder? Walang premeditation. Yun, walang plan. Hindi broad daylight ang barilan. Walang element ng murder. Oo. So ano tawag sa ganun? Homicide. Eh kaso sa highway nangyari. Sa highway nangyari. So hindi pwede homicide. Karen, yun ang road rage, pasama pa rin siya doon, no? Parang ito yung nagalit doon sa MMDA enforcer na nanampal. Oh, may kaugnayan. Sinapak. Sinapak pala. Sinapak. Sobra eh. Grabe. Pag ganun, di ba? Hindi, ilang beses siya. Inuna, kinuha muna yung sombrero. Yun ang sinampal-sampal sa mukha. Nung kumulog yung sombrero, ginano na. Grabe. Ito. Sobrang lakas. Grabe naman kasi. Tapos pinumpiyan pa. Pinumpiyan. Dalawa sila. Magkapatid. Tapos eh, may parang may dadaya pa yung oh, kalaman. Oo, ang laki niya eh. Ang laki niya. Ang laki ni Blair. My ang laki thank ni, you. Ni Blair. Pero sabi kasama daw yung buong pamilya daw dun sa kotse, pati yung nanay. Ay, tinamang hindi niya na sinaalang-alang nagpatid. Yes, correct. Yung mga bata. Pinakitaan niya na siya. Ako mula nung ako nagkamali sa daan, ganyan. Hindi na ako nag-init ng ulo. Ayoko ano na. Miski magdala ng baril. Ayoko. Ay, kinakalimutan na ni Karen. Ah, kinalimutan ko na dahil parang na... Okay, nasunod yung gusto ko na. Di bunot-bunot ka. Mayabang. Mayabang eh. Kala mo walang katalo-talo eh. Malakas ang loob. Nung matapos na yung bumalik ako, naalala ko kasama ko yung pamilya ko. Kami nga, Karen, kami inabot pa kami, Karen, si Gab na untog dahil kinag kami ng jeep. Di si Eric talagang mainit ang ulo. Ikaw talaga, kailangan sabihin mo, hayaan mo na kasi may kasama mo yung anak mo. Eh, sabi niya, nauntog yung bata eh. Sabi ko, hayaan mo na eh, ganun talaga eh. Umiyak. So, kung hindi kasama yung bata. hindi rin. But the thing is, ang sinasabi mo doon, kasama mo yung pamilya mo. Nakakahiya. Nakakahiya pala. Oh. Sa parking nga lang, meron nagbabaril lang. Oh. Ikalat na yung video niya. Oh, grabe, no? Diba sa cemetery may nagbarilan? Ay, hindi. Dapat ako, cool lang. Ni Chairman Tolentino, humingi ka ng dispensa. Public apology, hindi lang doon sa enforcer. Apology. Tapos ito pala. Hindi lang sa enforcer, pati doon sa buong MMDA. Yes. At gusto rin nilang ipa-cancel yung lisensya. Para hindi na makapag-drive. Karina, kawawa yung si Fabros na yun. No? Wala na siyang asawa, balo na siya, may anim siyang anak, sa Payata siya nakatira. So nung kinatawagan daw siya ni na MMDA chairman, parang agad na sagutin yung samahan para magsampan ng kaso. Sabi niya, sandali lang po at ipagluluto ko pa ang mga anak ko. Kasi wala ka siyang Uwan lang siya, no? Kailangan siya mag-award ka rin eh. Wala, sanay. Bigyan siya ng award. Sanay. Bigyan mo nga ng award, honey. Bigyan pa ng promotion. Bigyan mo pera. Promotion. Oo, chairman. Diba? Pero pinaprotesta yung HR head pala yung ng ano na yun, ng Pompiang.
HR, Philip. Kumpanya. Pinatatanggal siya. Atinista raw yun? Yes. May sabi naman ng mga atinista. Pagpangaramdam niya, Karine. Matapang ang mga atinista. Ay, talagang mga atinista na to. Ano ba yan? Si Ate Glo, ayaw ka payagan ng atinista. Diba? Si Pino yun. Pag-abroad, the recommendation ng doktor, ang pwede lang mag... umayos ng kanyang cervical ano? Spine. Titanium plates sa cervical spine. Oh, sabi niya, hindi, wala ako dyan. Pero pabiyahan mo ng justice, yung... Supreme Court or Sandigan Bayan. O sabagay, talagang totoo yun. True. Dapat na nga lang na siguro... Pwede din naman tapikin konti eh. May sakit naman eh. Oh. Alam mo, lalo kang magiging close sa tao. Pagka ganun. Babae... underdog, may sakit. Ang dehydrated. Patay mo, alalahanin mo, iyan, kapanahon ng panang martial law, pinayagan. Strong man talaga si McCoy. Yes. Pinayagan pa. Pinayagan, pinagamot doon sa boss. Ibang situation yung Karen, kasi wala pa nakapile na case noon against Ninoy. Eh. Ito nakakulong na ngayon. Nakakulong na yun. At saka, under martial law yun, Karen. Kaya wala pa nakapile na case. Pero ito na under martial law. Under martial law, kahit ano gawin ni McCoy, pwede. Kaya nga, ibig sabihin, eh, kalahin mo yung pwede. Kalahin mo yung pwede. Ako kasi, eh, ayaw mo lang. Kasi huwag mo ipagtanggol ng gano'n. Yan ano ko, pinagtatanggol ko si Pinoy. Baka kala nito, binabanatan ko si Pinoy. Pinapayuhan ko lang na mas makagaganda sa'yo. Babae, underdog, sa martial law, pinayagan ng tatay mo ng diktador. Ikaw. Tsaka ano, Karine, ako ang ano ko dyan, for humanitarian consideration. Karine, now depends on the court. Sabi nga naman eh, di ba? Until now, kahit si Brillante, sabi niya, paglalaban ko na hindi siya pwede umalis. Ibig sabihin, nandito na. Kasi sila mismo nag-file eh. Huwag ka na lang maglabas ng salita. Na alam naman ng tao na medyo si McCoy nga ayaw ipalibing eh. Ibig sabihin eh. Oh, inanay mo, aso, pinalibing sa libingan ng mga bayan eh. Si McCoy, hindi. Miski ikaw hanggang ngayon, hindi. Sinong aso? Hindi. Pati asong naging bayan eh. Bayan? Pinalibing ni Tita Cory. Nag-save. Wow. Alam mo yung... Pilipino, so ganyang nagiging underdog na. Kung mamatay ngayon dito yan. Ano ba yung sakit ni GMA? Alam ko yung cervical spine yan. Anytime she can go. Sudden death, diba? Tapos may bukol na natatagpuan sa kanyang tadyang. Ganun kaliit na babae. May tukod na rito. Para ng kamelyo. Nandi rito. Hindi naman makakatakas. Dekwardyahan nyo hanggang doon sa New York. Ihatid nyo. Pangit eh. Pangit para sa inyo. Sino ba nagpapayo dyan? Lalong iniinis ang tao eh. Ako hindi ako maka-GMA. Hindi totohanan yun. Pagka talagang may kasalanan, pakulong nyo yan. Eh sa atin lang, yung humanitarian aspect. Kasi to be able to win them over. Eh hanggang ngayon eh, alam naman natin polarized tayo eh. Hati tayo. Huwag kayong maniwala na may 100% support kayo mula sa tao. Huwag. Tatakbo ng mga pangyayari. Sa dami ng pagbaha. Okay, change topic na naman. Hindi naman. Yung pagbaha naman, nakita mo naman. Isipin mo, lahat ng pumping station. Kahit saan, ano? Pinupuntahan din naman ng presidente. Hindi naman namin inaano si Pino. Ikaw na dito doon. Nagalit tuloy yung pag-asa kay Pinoy. Alam mo kasi Karen, di ba? The other day, meron tayong guest na secretary. Yes. Okay. Secretary Montejo. Eh, ito ngayon lumalabas. Di ba naitanong? Di ba tinanong mo siya? Tinanong natin kung okay ba yung pagpasweldo. Yes. Saka yung mga okay naman daw. Okay naman daw. At saka di ba sabi din, malaki ngayon ang budget ng DOS. Di ba tinanong ko pa nga, di mas masarap po pala ngayon sa DOS di kaysa nung mga nakaraang administrasyon. Di ba ngayon? Okay na. Okay na. Tatanggap na sila ng umentong 900. 150 hasard, plus 500. 650 lang yata. Mayroon pang pagkain. Ay, dagdag pa ba? 150 plus 500. Bakit minsan ganun? Iba yung sinasabi ng main department, tapos iba yung nararamdaman ng empleyado. Siyempre. Pero, baka yung main lang nakakaramdam. Sa takbo ng yung kondisyon ng pag-asa, juxtaposed with
NWSS. Yes, Karen. Tinan niyo yung disparity. Eh, tatanggap ka ng ganung pera, tapos eh, ba't hindi ka kakapusin sa... Ano nga yung driver sa MWSS, 36,000. Dito sa pag-asa, ano na, sa current situation. Ang pag-asa, 12,000 ang tinatang take-home pay. Hindi ko lang alam kung every payday yun or net. Yun na yung kanyang net. Net nga every payday o net na buong buwan na? Buong buwan. 12,000. Yun yung minimum eh. Imagine driver, 36,000. Ang forecaster na nag-aral talaga ng science. Meteorologist. Oo. Parang ang layo naman. Hindi ka naman kakalas. Pag-driver ka na. Tapos makakabalita ka, yung hepe ng Comelec, bumili ng napakamahal na furniture. Kama. Ang king size. Ang king size, Karine, ha? Magkano inabot? 1 billion. King size? Oh. Ang king size, ang isang king size na higaan is 91,000. Mm-hmm. Tapos pagka queen size, is only 84,000. Mm. Only? Only raw. Pero sabi ni Kama yun? Kasi bagyo yun, yung mga rest house nila. Sabi ni Director James, hindi pa daw niya nakikita yung mga yan. Grabe. So yung, ano tawag doon, procurement, lagi naman bumili daw nun. Hindi ba yung 38 pesos, na folder, ganun din naman, hindi rin naman nila nakita yun. Bakit bulag ba sila? Oh, ayun lang nga, tanong mo. Kala mo, yan ganyan, bali wala kay brillante siya. 1 billion? Kaya ayusin kaya yung brillante. Ang daming pera. Ang daming ayusin ni Brillantes. Ayusin kayo ni Brillantes. Grabe, rest house. Katatawag na naman ng mga politiko eh. Pagpupunta kang Baguio, dun ka lang magstay. Hindi ka naman dun forever. Bibili ka ng ganun kamamahal ng mga furniture. Mas masarap matulog sa 91,000. Eh, minsan nga lang naman eh. Ay, grabe. Para mo relax talaga. Katatawag yan. Eh, ang galing umayos yan. Ilan na inayos niyan? What do you mean, Karine? Anong inayos mo? Diba, inayos ano sabi? Ano, nakaupo? Ano sinabi? Pakukulong ko yan. Pagka kasama niya si Deliba, pakukulong namin yan. Pakukulong? Wala pang sinabi niya na advance. Tsaka palang naganap ng ebidensya, pakukulong namin yan. May deadline pa sinabi. Wow. Oh. Tapos, nung ayaw tanggapin yan dahil nominee yan eh, di ba? Mapunta sa Commission on Appointment, ang nag-o-object talaga si Rene Cayetano. Si Alan Peter Cayetano. Yung asawa ko. May kaso sa family. Si Lani. Banat ng banat to. Tapos nag-close door silang dalawa. Nag-close door sila. Oh. Tapos bigla. O pagka nag-close door sila. You and me. Ayan, Karine, ito yun. O, di ba? Happy together. Pagdali, brillantes. Ako, lalo pa mag-i-eleksyon. Pag nag-meeting sila, hindi dato. Ikaw ganyan. Ito, kaugnay po ito sa pinag-uusapan namin. Nabunyag sa pagdinig kahapon sa Senado ang umano'y overpriced na biniling kama at kortina ng Commission on Elections para sa mga cottages nila sa Baguio City. Inihayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa budget hearing ng COMELEC na masyadong mahal ang presyo ng mga gamit sa bahay bakasyunan ng komisyon sa nabanggit na lugar. Ayon kay Cayetano, kabilang sa mga binili ng COMELEC ang 7 king size na kama na umaabot sa 91,000 bawat isa, 17 queen size beds na umaabot naman sa 84,000 bawat isa, at mga kurtina na halos 700,000 piso. Ang mga nasabing kagamitan ay binili umano noong 2011. Ipinagtataka ni Cayetano kung bakit pinapalabas ng COMELEC na kulang sila sa budget gayong nakagastos ng napakalaking halaga sa mga nabanggit na gamit sa mga cottages. Ayon naman kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes na authentic o totoo ang mga dokumento ng pagbili ng mga kama at kortina, at autorisado ito ng COMELEC Administrative Director. Pinayagan naman pa. Nakakainis, authentic naman pala eh. Para asarap humigada na. Hindi lahat ng legal moral. Correct. Diba? Hindi tama eh. Dahil meron kayong karapatan o meron kayong kumbaga ayos yan, legit ang deal. Pwede mo nang gawin yung ganyan. Alam mo, hirap na hirap ang mga tao.
Ibili ka ng king size, mabuti kung ang hari mo, si Pacheco. Oh. Kung ang hari mo, si Pacheco, ganun lang kama mo. Ano mo, Karen, eh? 40,000 na lang kasi kalahati. Ilang beses na ako nakatira sa teacher's camp. Yun eh, na pinapahiram sa amin ng isang taga-DepEd, ano, executive na yung mga bahay na doon, ha? Alam mo, ang higaan lang doon, kahoy lang, tas may foam, may mattress. Ganun, ganun lang, totoo. Very true. Tapos sila pa, yung mga asawa ng mga, ano yun eh, ASIC yung may-ari ngayon dahil sila yung kumbaga may naka-assign sa kanila mga bahay doon sa DepEd eh. Yung asawa pa niya yung bumibili ng mga basurahan, ng mga kailangan sa banyo. Hindi ganyan ka garbo, 91,000. Hindi lang naman yan eh, pati naman yung Supreme Court eh. Bakit? Meron din sila ron. Meron din sila ron. Baguio? At napakamahal na mga binili rin ni Davide. At the time. Okay. Noong panahon naman ni Fernando, Justice Fernando, ultimo bra, ultimo... Kasama. Ando sa expenses ng Korte Suprema. Bra? Bakit? Wakun? Mikugnayan ba sa justice? Pero ngayon, Karine, pinag-usapan yung Supreme Court at saka yung Malacanang. Nag-aaway na naman, mga Karine. Tungkol doon sa budget na naman nila. Binawasan na naman ang budget ng Supreme Court. Hindi lang naman Supreme Court na nagbawas ng budget na... Hindi, binawasan na lang. Hindi na pinayagan yung kanilang... budget. Administrator. Meron silang tawag na adjustment. Na salary. Hindi na pinayagan ng DBM. Okay, may mensahe yun. Nagalit na naman. May pahiwatig yun. Away na naman si Maydas at saka si... Baka akala nyo, kasing lakas nyo pa kayo noon. Wala na kayo, Supreme Court. Noon na kayo. Baliwala kayo. Wala na kayong binatbat. Ganun lang ang mensahe. Gusto nilang mag-resign si Maydas as administrator. Ganun. Ay, hindi nila. Lang yun. Sa akin lang yun. Administrator siya. Ayun ba mas maganda? May administrator doon na... pwedeng makakita ng dapat na masabi sa bayan. Oo, of course. Gusto ko wag mag-resign. Eh, paano kung ipit ka nga, wala kang budget, konti budget mo? Ah, talaga, inipit siya? Baka ganun nga, kasi binawasan. Binawasan yung budget. Binawasan yung budget. Anyway, he can always squawk, you know. Bakit lagi pinag-aawayan ng budget? Siyempre, hindi ko makakagalaw. Na naman. Laking budget. Malaking bagay yun eh. Nagdidibate sila. Eh, yan ba mga congressmen na yan at saka mga senators na yan? Bawasan natin ng pork. Tatakbo yan kung walang ano. Kunyari, tanggalin natin ng pork barrel, may tatakbo ko lang. Siguro, yung mga gusto talaga maglingkod. At gagastos ba ng ganyang kalaki? Dami pera. They cannot afford to be altruistic. Really? Ang ibig sabihin eh, tatakbo ko, kawang gawa, magbabayad ako ng bilyon para lumabas akong senador, tapos wala akong kikitain sa lobby. Hindi ko mababawi. Wala akong kikitain sa attack and kulit. Kasi ibang party list, dapat may pera ka doon para ang senador kasi tumatanggap ng 200 million a year. Wow. Oh. Kasi na ang congressman, 70 million a year. 260. 600 million. Wow. Ayan ang budget nila. Lagay mo na sa 30%. Minyong, bigyan ka 1 million. Masyado ng malaking.